kumpara doon sa mayayaman. Hindi. Maraming maling pagkakaintindi sa mensahe na yon. Totoo na God has a preferential option for the poor. Alam ng Panginoon yung mga hiya, na mga mahihirap, lahat ng mga may sakit, lahat ng mga taong naaapi. Pag may mga problema tayo, alam natin ang mensahe ng Panginoon is, come to me all of you who are burdened or tired. Kaya lang, wag natin sabihin na, ay, dahil mahirap ka, papasok ka na sa langit. Yung two greatest commandments, love God, love others. Ibase natin doon, mayaman ka ba o mahirap ka ba? Mahal mo ba ang Diyos at mahal mo ba ang neighbor mo? If ang Diyos ay pagmamahal, doon dapat nakasentro ang buhay natin. Nang sa ganun ay nakakapaglingkod tayo sa Kanya and probably maaayos natin yung personal life natin, yung being natin, dahil punong-puno tayo ng pagmamahal at yun yung makakatulong sa'yo para makarating ka doon sa inaasam mong bayang banal balang araw. Pag may blessing ang Panginoon sa buhay mo, ang ibig sabihin, ikaw dapat maging blessing sa iba. Bakit ba may kayamanan? Bakit may pera? Ako, naniniwala ako, yung purpose ng pera para maglingkod, para tumulong, para magbigay, para magmahal. Basta kung i-embrace lang natin yon, pwede tayong maging magaling sa negosyo at pwede tayong yumaman. Basta importante yung dahilan. Bakit nga ba? Para magmahal. Hindi ho ba pagiging makamundo yung pag-aasam sa kayamanan? Hindi. Depende yan sa motibo mo. Kung ang motibo mo ay pang sarili lang, luxury at bahala kayo sa buhay nyo, aapakan ko kayong lahat. Naku, alam naman natin na masama yon. Pero kung ang motibo mo ay hindi, gusto kong yumaman para maging mas malaking blessing ako sa ibang tao, yung mga empleyado ko, tutulungan ko, I will not only be rich alone. Isasama ko lahat ng mga staff ko, pamilya ko, kaibigan ko. Doon sa mga taong punong-puno ng pagsubok at napakaraming problemang pinagdadaanan, na dumarating na lang din sila sa point ngayon ng buhay nila na gusto na nilang mag-give up. Huwag na huwag kang mag-give up. Nandiyan ang Panginoon. Ako, dumaan sa ganung bahagi ng buhay ko na akala ko wala na akong pag-asa. May mga kaibigan ko, ganun rin. Kapit lang, kapatid, merong kang darating na pagpapala, may darating na magandang mangyayari sa iyo kung hindi ka titigil. Pagsikapin mo, ito yung tunay na pagtawag ng Diyos. Sumunod ka sa Kanya, gawin mo yung tama. Huwag mo isuko yung pangarap mo sa buhay. Ikaw ay maging blessing para sa ibang tao. If you have faith, kung mahal mo talaga ang Diyos, hindi ka dapat mag-give up. You're angry with, you know, your blood boils, you know, you're angry at this person. I was talking to one person and he was angry at fake people. He's like, oh, that person is fake, oh, that person is fake, oh, that person is fake, you know. And but as we journeyed together and as we shared some more, here's what he realized. Wow, he was hiding something. He was hiding a sin in his life that he still does, and people don't know about it, but he's been hiding it. And guess what? He realized he was the fake person that he was angry with. And he was just projecting this fakeness on other people because he could not accept the fact that he was hiding and he was a fake. Are you listening to what I'm saying? You know, it could be laziness. You know, why is that person lazy? Well, you know what? I want you to ask yourself this question. Are you lazy? You know, people around you are but mirrors. You see a projection of yourself on other people. And if you want to know you, like yourself, your weaknesses, ask yourself that question. Do not judge, and you will not be judged. Do not condemn, and you will not be condemned. How do you heal yourself of this, you know, projection and blind spots and being angry at other people when you're really angry at yourself? Here's how to do it. Jesus said, be merciful. As the Father in heaven is merciful, God is merciful to you. And if you just accept His forgiveness and His mercy, you begin to realize that God accepts you as you are, with all your weaknesses, with all your blind spots. He loves you. He really, really, really does. And He embraces you and accepts you as you are, which is amazing. Now, if you learn how to be merciful to yourself the way God is merciful to you, if you learn to accept yourself the way God accepts you, you know what's going to happen? That mercy will overflow. And you will begin to have mercy on other people. Here's what's going to happen. Your relationships will be so much better. Instead of being a hypocrite, instead of, you know, looking down at other people and condemning and judging, you begin to have mercy. Can I pray for that? That in the mighty name of Jesus, the mercy of God flows in your life and changes you and transforms you. The mercy of God creates miracles in your heart, that you learn to love
yourself the way God loves you. And may that love overflow. And may your relationships be so blessed. I also pray for this coming week that you receive every blessing that you need, every miracle that you need, every healing that you need right now in Jesus' mighty name. Amen and amen. In the name of the Holy Spirit. Join me for the How to Make Millions in the Stock Market seminar on... Praise the Lord. Nakaka-inspire din po yung ano, yung message ni Brother Bo Sanchez. Isa po siya sa mga CEO, yung mayayaman na may mga ano sa company. Tapos si Brother Bo is isa din po siyang preacher. So maganda po yung kanyang sinabi na tungkol po sa sino lang ang makakapunta sa langit. Ay hindi lang yung mahihirap ang pwede makapunta sa langit. Kumbaga, kung sino man po yung ano, may relasyon sa Diyos. Tsaka, ang kaligtasan po ay regalo ng Panginoon. It's a grace po. Pero kailangan tanggapin po natin. Tanggapin po natin para atin pong makamtan. Tulad ng isang regalo. Halimbawa, pag binigyan tayo ng regalo, tapos ano, hindi tinanggap natin, tapos hindi naman natin binuksan, hindi natin ginamit, hindi natin na-i-enjoy. So, yun, kaya salamat sa Diyos. Ngayon din po, may nakita din po ako sa, isa siya sa sikat na mga vlogger, oo, tumutulong po siya sa mga mahihirap, madami po siyang tinutulungan. Ngayon po, medyo nalulungkot po siya ngayon kasi, yung kanyang ate, last year ay pumanaw, sakit sa puso yata. Tapos ngayon, 6 days ago, sabi po niya, yung isa naman po niyang ate din ay pumanaw. So, umbaga, parang napanghinaan po siya. O, siya po yung vlogger na ang kanyang mga subscriber is nasa 3.1 million. So, hindi ko lang po pangalan niya kasi napakabait niya, dami niyang natulungan na mga mahihirap na pinagawan po niya ng bahay. So ngayon po siya ay parang na-down, nalulungkot po siya sa pangyayari. Kaya nawa ay pagpalain nilo ng kanyang puso na maipaunawa din po sa kanya na ang buhay talaga ay pahiram lang at ang buhay sa mundong ito ay paglalakbay lang. Oo, masakit po na mawala ng mahal sa buhay. Pero kailangan malaman po natin na ang buhay sa mundong ito ay naglalakbay lamang. Mayroon po tayong ini-aim. Ang ini-aim po natin is yung marating natin kung saan ang ating Panginoong Hesus na naghahanda po, inahanda niya yung ating matitirahan, matutuluyan. Yung buhay na walang hanggan. Kaya tama po yon kapag kayo o tayo ay pinagpala ng Diyos, pinagkalooban po tayo ng mga material things, whatever, ay gamitin po natin ito para sa kapurihan ng ating Diyos. Huwag nating tawag nito yung huwag nating sarilinin. Salamat sa Diyos sa mga kapahayagan sa mga preaching po ng mga preacher disciples kay Brother Mike at sa mga humilis po ng mga kaparian na patuloy po na inilalapit ang tao sa puso ng Diyos ng ating Panginoong Hesus. Kasi ang kahit man po napakaraming pera ng tao kung wala po ang Diyos sa kanyang buhay, sa kanyang puso, ay baliwala po yun. Oo, baliwala po yun. Hindi ko po makakalimutan yung isang kapatiran po natin. Matagal na po ito nung nag-attend pa po ako ng prayer meeting po ng Japan chapter. Isang sister po natin na nagtatrabaho sa Japan. Yung kanyang amo is isa po siya sa mga boss sa malaking company. Pinadala po yung boss niya sa Amerika. So, sila kasi siya bilang yaya, dinala din po siya sa Amerika. O kasama po yung mga anak, yung buong pamilya sa Amerika. Ngayon, napakabait daw po ng amo niya. Sabi po ni sister. At di niya alam na mayroong daladalang problema yung amo niya.
Kasi ata yung asawa po ng amo niya, yung babae, na amo niyang babae is parang mayroong tinatago. Kumbaga mayroong kabit, ganon. So, syempre masakit nung nalaman ng amo niyang lalaki tungkol doon. Hindi niya nakayanan, hindi po niya nakayanan yung sakit o sama ng loob niya sa asawa niyang babae. So, ito naman si sister, kababayan po natin, walang kamalay-malay, walang alam. Kasi syempre, ang mga amo hindi naman yung nagsasabi ko ng problema. Sabi niya, napakabait daw talaga ng amo niyang lalaki. Oo, at how many years siya doon nagtatrabaho, di ko matanda, basta matagal na kasi maliit pa yung mga bata. Oo, hanggang lumaki, yun, doon pa rin siya. So, tapos, isang araw, nakakalungkot po yung kwento ni sister na isang araw, yung kanyang lalaki na amo na isa sa mga boss o CEO sa isang maganda at malaking kumpanya na kung saan sa, ewan ko, buong mundo siguro kasi from Japan, and then how many years sa Japan, inilipat po sila sa Amerika, and then pagdating po sa Amerika, at doon po tinapos ang buhay ng kanyang among lalaki. Matalino ang among lalaki, matalino po ang kanyang among lalaki, at may kaya, mayaman, dahil isa po siya sa mga boss, isa po siya sa CEO, oo, sa malaking kumpanya. At dahil po sa problema na hindi niya nakayanan, have mercy on his soul, ay nagpakamatay po doon sa garahe po ng kanilang sasakyan, sabi ng sister po natin. Kumuha po siya ng tali at yun, tinapos po ang kanyang buhay. It's so sad. Ito po ay kwento niya siguro mga 5 or 7 years ago o 6 years ago, before COVID-19. Nakakasama pa po ako noon sa mga prayer meeting po ng Japan chapter. Opo, so na-stop po yun kasi nagkaroon po ng mga virtual Zoom sa iba't ibang lugar. O kaya yun, di ko po makakalimutan na ang pera po ay malaking tulong, pero kung wala nga po ang Diyos sa buhay ng tao, pagdating sa mga problema, pagdating sa mga pagsubok, eh yun po ang mahirap. Kasi hindi na niya po nakayanan. Opo, oo. At ipag-pray po natin na nawa tulungan po tayo ng ating Panginoon. Huwag po tayong hayaan na bigyan niya ng mabigat na pagsubok na hindi po natin kaya. Bagkos, bibigyan niya natin ng higit sa sapat na karunungan upang ito'y ma-overcome. At sa mga pagsubok na yan, ang Diyos ang siyang mag-glorify sa ating buhay. So, to God be the highest glory. Opo, so salamat po sa Diyos, at sa Diyos po ang kapurihan, sa Diyos ang karangalan. Amen, amen. Nga po pala, may sisingit pa po ako, may habol ako. Kagabi, mayroon po ako napanood bago po ako matulog kasi may napakikinig po ako, pinakikinggan ko po yung aking mga testimony sa YouTube channel, and then after that, may biglang sumingit na isang video na pinaghahampas po ng tatay ang kanyang anak. Oo, pinaghahampas po ng tatay ang kanyang anak hanggang namatay siya. So, parang na-curious ako. So, pinanood ko. At binabasa ko din po yung mga comment. Yung iba, galit na galit. Bakit daw yung tatay, imbis na tatay is siya yung magtatanggol sa anak, eh siya pa yung naging daan para pumatay. So, di ko po alam kung anong klaseng ama yon, pero may nag-comment po doon na dahil daw sa druga. Oo. So, yung mga taong yon, lahat ng tao mababait kasi tayo po ay kawangis ng Panginoon, di ba? Ang ating Panginoon ay mabait po siya, matulungin siya, mapagmahal, ang ama ay mapagmahal. Pero yung druga, yun po ay espiritu ng kalaban ng Diyos, demonyo. So, hindi po yun, hindi na po siya yun. Kung nagawa man po niyang patayin yung anak niya, hindi po siya yun.
Kumbaga, katulad ng sinabi ni Father Darwin, yung iba, inaalihan na ng masamang espiritu. Opo, lalo na po kung sila ay hindi nagsisimba, lalo na po kung sila ay malayo sa Panginoon. Kasi sabi nga po ng ating punong lingkod, si Brother Mike, dalawa lang po ang espiritu sa mundong ito. Ang espiritu ng Panginoon at ang espiritu ng Diablo. Kapag ang tao ay nakakonek sa ating Panginoon, laging nagdadasal, laging nakikinig, syempre anong klaseng espiritong dala niya? Ang espiritong dala niya, espiritu ng Diyos. Pero yung mga tao na bat-bat ng ano ng mga kung ano-anong mga ginagawa sa kanilang buhay, pagsuway sa ating Panginoon, nagagawa po nila yun dahil yung espiritu ng mundo nasa kanila. Kaya it's very sad. Dahil yung ama, siguro pag na mahimasmasan yun siya, matauhan po yun siya, nasa kulungan po siya eh. Ma-realize po niya na yung ginawa niya sa anak niya. Ano lang yung bata eh, parang maliit pa, 2 taon yata, 2 years old. Yung ina nagtatakbo, pumunta po yung ina sa barangay para tawagin yung barangay captain, humingi ng tulong. At tamang-tama pagbalik niya, wala na. Nasa kalsada, inano yung bata. Talagang pinaghahampas hanggang mamatay yung bata. Doon yung ama na yun. Siguro nawala na yun sa sarili. So, hallelujah. Kaya ko po na kwento ito kasi ang sabi po ng ating mga, yung aking napapanood sa Faith Defenders, Father Darwin Gitgano, at sa gawain po ni Awel Shaddai, na mahalaga po ang pamilya, buong pamilya na nanalangin. Magdasal po ang buong pamilya kung maari. Opo, opo. At minsan kung hindi man sumasama yung pamilya, ipag-pray. Katulad ng sinabi ng isang sister na, sabi ni yung isang sister na napanood ko sa ano, sa Ambel na nagpatotoo, na yung kanyang brother husband, nagugulat na lang po siya dahil ano, nagsasalita daw, nakapikit ang mata, nakataas ang kamay, nagsasalita at pinagpipray ang kanyang asawa na matigas ang puso. At ngayon, sabi niya, salamat sa Diyos dahil ang asawa ko ay hindi siya bumitaw sa Panginoon. Hindi siya nawala ng pag-asa na siya ay baguhin ng Diyos. Kaya ngayon, naakay po ng ating brother ang kanyang buong pamilya. Naakay po ang kanyang asawa, ang kanyang mga anak sa gawain ni Yael Shaddai. Napakasarap po. Napakasarap po ng buong pamilya ay naglilingkod at nakikinig, nagsasabuhay sa kautusan ng ating Panginoong Hesus at naglilingkod sa ubasan ni Yael Shaddai. Salamat, salamat, and God bless us all. To God be the glory. Amen. Sa ngalan ng Ama, Anak, ng Espiritu Santo. Amen.